Pambihirang buhay naman to. Kanina nasiraan ako ng sasakyan. Ngayon naman hindi ako makatawag dahil walang signal. Grabe mo naman ako parusahan, Lord. Sambit ni Asher habang naghahanap siya ng signal. Naku, iho! Wala talagang signal dito. Pero sa kabilang barangay meron. Kaya pala hindi ako makatawag ngayon. Maraming salamat po, Tay. Puno na ng pawis ang buong katawan ni Asher dahil kanina pa siya naglalakad sa matirik na daan. Uhaw na rin siya at kumakalam na rin ang sikmura niya. Kaya naman imbis na tawagan niya ang kanyang mga bodyguard ay naghanap na lang siya ng makakainan niya. Nasa liblib na lugar siya ngayon kaya sa karinderya na lang siya kakain. Hindi naman siya maarte kaya okay lang kahit sa tabi-tabi siya kumain ngayon. Dali-dali siyang nag-order ng ulam at kanin na makapasok siya sa loob ng karinderya. Isang serve nga po ng menudo at chicken curry. Tapos dalawang kanin po. Mamaya na lang po ako magbabayad. Okay lang po ba? Magalang niyang tanong sa ginang. Oo naman, basta siguraduhin mo lang na babayaran mo lahat ng in-order mo. Dahil kung hindi, ipapabarangay kita. Don't worry ma'am, babayaran ko po lahat ng kinuha ko. Nang makahanap na siya ng bakanteng upuan ay nagsimula na siyang kumain. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang mga dalagang nagpapacute sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na siyang kumain. Kaya naman dali-dali siyang pumunta sa kahera upang bayaran ang mga in-order niya. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na niya makapa ang kanyang wallet sa bulsa. Kinapa niya ulit ang isang bulsa ng pantalon niya. Pero wala talaga, kaya naman kinabahan na siya. Sobrang confident pa naman niya kanina nang sinabi niyang babayaran niya lahat ng kinuha niya. Ano na ang gagawin niya ngayon? Siguro nang nagpaulan si Lord ng kamalasan na noon, sinalo niya lahat yun. Grabe naman kasi, sunod-sunod ang naging problema niya sa araw na ito. Lord, pwedeng bukas na ang iba? Pasensya na po ma'am. Pwede po bang bayaran ko na lang mamaya ang mga ulam na kinuha ko? Nawawala kasi ang wallet ko. Paliwanag ni Asher sa ginang. Naku, hindi pwede. O order-order ka ng pagkain tapos wala ka naman palang pambayad. Ang sosyal-sosyal ng suot mo pero wala ka naman palang pera. Sana bago ka bumili ng mga mamahaling damit, siguraduhin mong may allowance ka sa pagkain. Hindi yung inuuna mo yung mga luho mo. Ang mga kabataan nga naman. Okay lang na gumastos ng mga mamahaling damit tapos kinabukasan nga kasi ubos na ang pera. Napakamot na lang si Asher sa kanyang ulo. Nasermonan at hinusgahan tuloy siya nang wala sa oras. Pasensya na po talaga ma'am. Wala po talaga akong pera ngayon eh. Kung gusto mo, sa'yo na lang muna tong iPhone ko. Kukunin ko na lang ito mamaya kapag nabayaran ko na lahat ng kinuha ko. Kaso lubat po ito ngayon eh, kaya hindi ma-open. Sambit ni Asher sa ginang. Alam mo, iho, gas-gas na yung style mo na yan. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Hindi! Tsaka baka kaya mo gustong iwan yung iPhone mo sa akin dahil sira na. Gwapo ka sana, kaso scammer. Ay nako! Dahil masyado na namang maingay ang amo ni Erica, binayaran na lang niya ang kinuha ng customer nila. Pagkatapos niyang bayaran ang order nito ay binigay niya ang kanyang GCash number sa binata. Kinuhanan niya pa ng litrato ang binata at kinuha niya rin ang buong pangalan nito para kapag hindi nagbayad ay ipopost niya ito sa social media. Oo, 100 pesos lang yun. Pero para sa kanya ay malaking halaga na ito lalo na't maliit lang ang kinikita niya araw-araw. Pero in fairness, mukha talagang mayaman si Asher dahil sa ayos niya ngayon. Animoy isang mayaman na negosyante pero hindi pala. Maraming salamat ma'am. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Tanong ni Asher sa dalaga. Nanliit naman ang dalawang mata ng dalaga. Erica Natividad ang pangalan ko. Tsaka huwag mo na akong tawaging ma'am. Erica na lang. Sa susunod, huwag mo nang ilagay ang wallet mo sa likod ng pantalon mo. Marami pa namang snatchers ngayon. Malapit na kasi mag New Year kaya doble kayod yung mga snatchers ngayon. Noted Erica, maraming salamat sa advice mo ah. Ano, kailangan ko nang umalis. Send ko na lang sa GCash mamayang gabi ang bayad ko ha. Thank you so much for saving me earlier, beautiful. Tinawag pa siyang beautiful ng binata. O baka naman na mali lang siya nang rinig. Pero sa bagay, maganda naman talaga siya. Yun nga lang, kinulang siya sa height. Nang sumapit ang gabi, nagulat si Erica nang may tumawag na unregistered number sa kanyang cellphone. Dahil maraming loko-loko sa panahon ngayon, hindi niya ito sinagot at baka nang titrip ng ito.
Subalit makalipas ang ilang segundo, ay tumawag na naman ito. Kaya naman sinagot na niya ang tawag. Hello po, magandang gabi, sino po sila? Magalang na tanong ni Erica. Good evening, Miss Beautiful. Nais ko sanang malaman ang exact address mo. Dahil gusto kong personal na iabot ngayon ang perang hiniram ko. Wala rin kasi akong Gcash eh. Paliwanag ni Asher. Sus, hindi mo ako maluloko no? Imposible namang wala kang Gcash. Tsaka pasensya na, hindi ko talaga binibigay sa strangers ang exact address ko. Ganito na lang, huwag mo na lang bayaran ng 100 pesos. Libre ko na lang yun sa'yo. Sambit ng dalaga at binabaanan niya ng tawag si Asher. Nako, kailangan niyang magdoble ingat. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa lalaking yun. Mukhang may hidden agenda ito. Mukha naman siyang harmless pero mahirap na magtiwala sa mga taong hindi kilala ng lubusan. Baka mamaya, kidnapper pala ang lalaking yun. Kaya siguro tinatanong ni Asher ang exact address niya para mamonitor ng binata ang bawat galaw niya. Sa kabilang banda, natameme naman si Asher sa ginawa sa kanya ni Erica. Sinubukan niyang tawagan ulit ang number ng dalaga subalit hindi na niya matawagan ito. Mukhang na-block na nga siya ng dalaga sa linya nito. Chris, may tanong ako. Anong ibig sabihin kapag binlock ka ng isang tao? Tanong niya sa kanyang bodyguard. Ano sir? Baka na-offend mo siya or napagkamalan kang may masamang motibo sa kanya. Bakit sir? Blinak ka ba? Ha? Hindi. Nagtatanong lang ako. Mabilis namang palusot ni Asher. Nang umalis na si Chris sa kanyang harapan ay malakas siyang napabuntong hininga. Hey naku, muntik na akong mabisto. Bakit ba kasi ako binlock ni Erica? Wala naman akong masamang intensyon sa kanya. Makatulog na nga lang. Nakasimangot niyang sabi. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Bala kasi ni Asher na puntahan si Erica sa karinderya na pinagtatrabahuan nito. Nakakahiya naman kung hindi niya babayaran ang kanyang utang. Tsaka gusto rin niyang makita ulit ang dalaga. Sa totoo lang, simula kahapon ay crush na niya si Erica. Kaya naman balak niyang magpapansin dito. Aba, hindi pwedeng si Astro lang ang may masayang love life. Dapat siya rin. Nasa malayo pa lang si Erica ay tanaw na siya ni Asher na nasa tapat ng karinderya. Gulat na gulat siya na makita niya ang binata. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ng binata ay bigla siyang kinabahan. May kasama kasi itong tatlong lalaki at puro brusko pa ang katawan nila. Lalapitan na sana siya ng binata, subalit bigla na lamang siyang sumigaw. Tulong! Tulong! May mga kidna! Bago pa masabi ni Erica ang salitang kidnapper, ay mabilis na tinakpan ni Asher ang bibig ng dalaga. Relax, Miss Beautiful. Hindi ako kidnapper, no? Nakakainsulto ka naman. Sa gwapo kong to, mukha ba akong kidnapper sa iyong paningin? Hindi makapaniwala ang tanong ng binata kay Erica. Paano hindi kita mapagkakamalang kidnapper? Ang creepy mo kaya? Tapos may kasama ka pang tatlong lalaki? Bakit nga pala bumalik ka dito? Babayaran ko yung utang ko sa'yo. Tsaka bakit mo ko binlock kagabi? Parang nagtatanong lang naman kung saan yung exact address mo eh. Tsaka for your information, hindi ako masamang tao o sindikato no. I'm a respectable man. Natameme naman si Erica sa sinabi ng binata. Ba't parang kung magsalita ito ay parang close na silang dalawa. Ipinagsawalang bahala na lang niya yun at kinuha na niya ang perang binigay ni Asher sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na siya dito. Mahinang tumikim si Asher nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng tatlong bodyguard nito. Dali-dali naman silang umayos ng tayo. Pero kanina para silang tambay sa kanto na nagsisismisan. Nagkasalubong ang kilay niya nang makahulugan niyang nginitian si Chris. Sir, ang ganda naman ng babaeng kausap mo kanina. Makuha nga ang number niya para maging textmate na kami. Wika ni Chris. Matalim namang tinignan ni Asher si Chris. Subukan mong kunin. Puputulan talaga kita ng daliri. Sa dami ng babaeng nakakasalamuha mo araw-araw, si Erica pa yung natipuhan mo. Akin lang siya, Chris. Maliwanag. Off-limits na siya dahil pag-aari ko na siya. Yun! Si Sir naman masyadong seryoso. Binibiro lang kita. Gusto ko lang kasing makita kung ano magiging reaksyon mo kapag sinabi kong kukunin ko ang number ni Miss Beautiful. Anong Miss Beautiful ka dyan? Ako lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganun. Umalis na nga kayo sa harapan ko. Ititext ko na lang kayo kapag magpapasundo na ako dito. Sige na, alis na! Nang umalis ang kanyang mga bodyguard ay tumambay na muna siya sa gilid ng tindahan.
Maya-maya na siya kakain sa karinderya kapag nakadisplay na sila Erica. Halos lahat ng mga dumadaan sa tindahan na kinaroroonan niya ay napapalingon sa kanya. Paanong hindi siya lilingunin ang gara ng suot niya at kumikislap pa ang Rolex niyang relo habang nagkakape siya sa gilid ng tindahan. Sarap na sarap siya sa kanyang kape na tig-10 nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Erica. Mabuti na lang at hindi niya naibuga ang kaping iniinom niya. Para namang kabuti ang babaeng ito. Bigla-bigla na lang kasi itong sumusulpot sa kanyang harapan. "Hoy lalaki, bakit nandito ka pa?" Tanong ni Erica sa binata habang nakataas ang isang kilay nito. "Hello Miss Beautiful, kakain ulit ako sa inyo. Tatapusin ko lang tong iniinom kong kape." "Aba, siguraduhin mo lang na may pera ka na ha. Alam mo, ang social mo namang manamit. Kakain ka lang naman sa karinderya, pero naka-casual attire ka pa. Oh, original ba yung relo mo? O fake lang?" Usisa pa ng dalaga. "This is original, Erica. Hindi ako nagsusuot ng fake, no?" "Eh di ikaw na yung mayaman." "Oo na, naniniwala na akong mayaman ka at hindi ka kidnapper. Tagasan ka ba talaga? Ngayon na kasi kita nakita dito sa aming baryo." Wala pa naman silang masyadong customer kaya nakikipagchismisan muna siya kay Asher. Habang nagsasalita ang binata ay palihim niyang tinignan nito mula ulo hanggang paa. Ang gwapo talaga niya. Tapos ang tangkad pa nito. Hindi na siya magtataka kung maraming babaeng nagkakandara pa kay Asher. Biceps pa nga lang nito, ulam na. Tila pinagpala sa lahat ang lalaking ito. "Uy, curious sa akin. Taga Manila ako, Erica. Nandito lang ako para i-manage ang asyenda namin." "Ang yaman mo pala, tapos sa karinderya ka lang kumakain? Wala ba kayong pagkain sa asyenda nyo?" "Bakit? Bawal bang kumain sa karinderya ang mga mayayaman? Tsaka hindi naman ako maarting tao. Kahit pa mag-ulam ako ng tuyo at sardinas ay walang kaso sa akin yan. Marami rin kaming pagkain sa asyenda. Trip ko lang kumain dito para maiba naman." Ganun ba? Sagot ni Erica sabay tingin sa lalaki mula ulo hanggang paa. Siya nga pala, anong oras pala kayo nagsasara?" Tanong ni Asher kay Erica. Mga 4:30 PM. Bakit mo natanong?" "Wala lang. Natanong ko lang. Bawal bang magtanong?" "Sih, balik na nga lang ako sa loob. Kung kakain ka dito, halika na." Dali-dali namang tumayo ang binata at sumunod kay Erica. Nasa labas pa lang siya ng karinderya ay napansin na ni Asher ang nakasimangot na mukha ni Aling Josefina. Nangitian niya ang ginang ay tinaasan lang siya nito ng kilay. Naiintindihan naman niya kung bakit ganyan ang pakikitungo ng ginang sa kanya. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Erica ay baka napabarangay na siya kahapon. Pagkatapos niyang mag-order ng pagkain ay binayaran niya agad ito. Mahina siyang tumikim nang marinig niyang may kausap na ibang lalaki si Erica. Subalit hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito. Kaya naman nakabusango tuloy siyang bumalik sa kanilang hasyenda. "Hoy Jenaline, saan ka pupunta? Halika nga dito at baka maistorbo mo pa si Sir John. Mainit pa naman ang ulo niyan." Sambit ni Marife sa kasamahan niyang kasambahay. "Hala, paano yan? May naghahanap sa kanya sa labas. Yung magandang servidora ni Aling Josefina." Nang marinig ni Asher ang sinabi ni Jenaline ay mabilis siyang tumayo at lumabas sa kanilang mansyon. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha nang makita niya si Erica na nasa tapat ng guardhouse. "Manong, papasukin niyo po siya. Kilala ko po siya." Sambit ni Asher sa kanilang guard. "Ikaw ha, ang layo-layo ng nilakad ko para lang maibigay ko tong sukli mo. Ano bang nakain mo at bakit bigla ka nalang umalis sa karinderya kanina? Hindi mo man lang kinuha yung sukli mo. Ito oh." Wika ng dalaga at inabot ang pera kay Asher. "Sorry, nakalimutan ko kasi. Lika, pasok ka muna sa loob. Dito ka nalang kumain ng hapunan. Total, malapit nang magdilim. Ako na rin ang maghahatid sa iyo mamaya sa bahay niyo." Dahil gutom na si Erica ay hindi na siya tumanggi sa imbitasyon ng binata. Saka first time niya makatapak dito, kaya lulubusin na niya. Napangiti na lang siya nang kinuha ni Asher ang bitbit niyang isang eco bag. Nalaglag ang panga niya na makapasok na siya sa loob ng mansyon nila Asher. Bigla tuloy siyang nahiya dahil nagsusumigaw ng karangyaan ang bawat sulok ng mansyon na ito. Pakiramdam niya tuloy ay wala siyang karapatan na pumasok dito. Inutusan naman agad ni Asher ang kanilang kusinera na magluto ng masarap na ulam dahil may bisita siya ngayon. Habang nagluluto pa ang kanilang kusinera, ay inilibot niya muna si Erica sa kanilang mansyon.
Akala ko talaga nagfi-feeling mayaman ka lang eh. Pero hindi pala. Ang laki ng mansyon niyo, parang palaso. Pwede kang bumisita dito kung kailan mo gusto. Sa nga pala, pwede bang i-unblock mo na ako? Ay oo nga pala, nakalimutan kong i-unblock ka. Pasensya ka na ha, na-block tuloy kita kagabi. Ikaw naman kasi, sobrang red flag ng mga tanong mo sa akin kagabi. It's okay, no problem. Erica, may boyfriend ka na ba? Diretsahang tanong ni Asher sa dalaga. Wala pa, pero marami akong manliligaw. Kaso ayoko sa kanila, kaya imbis na paasahin ko sila, binabasted ko sila agad. Napakamot na lang ng ulo si Asher. Mukhang mahihirapan siyang umamin kay Erica. Siguro mas mabuting kaibiganin niya muna ang dalaga bago siya gumawa ng move. Para makilala niya rin ito ng lubusan. Matapos ang 30 minutes ay dinala na niya ang dalaga sa kanilang dining hall. Biglang naglaway si Erica na makita niya kung gaano kasarap ang mga ulam na nakahain ngayon sa kanyang harapan. Ngayon na lang ulit niya matitikman ang mga pangmayaman na pagkain kaya lulubusin na niya ang gabing ito. Aba, once in a blue moon lang siya makakatikim ng mga sosyal at masasarap na pagkain. Kaya lafang kung lafang. Wala siyang pakialam kung tawagin pa siyang patay gutom ni Asher. Basta pagkain talaga ang usapan ay nawawala ang poise niya. Gusto mo ba tong shrimp, Erica? Yes na yes! Thank you so much, Asher. Feeling ko tuloy ay special ako. Kulang na lang kasi subuan mo ko. Pero na-appreciate ko naman ang pagiging gentleman mo. The pleasure is mine. Kain ka lang dyan. Don't mind me. Wait lang, balatan ko lang tong tatlong shrimp para sa'yo. Masaya at puno ng tawanan ang dalawa habang kumakain sila. Enjoy na enjoy si Erica na kasama ang binata. Gabi na nang nakauwi siya sa kanyang apartment. Hindi tuloy siya makatulog ngayon dahil sa dami ng kinain niya kanina. Pinabaunan pa nga siya ni Asher ng gray ham, baked salmon, bistek at butter shrimp. Kaya hindi na niya po problemahin ang ulam niya bukas. Ngayon niya lang napagtanto na gentleman at likas na mabait pala si Asher. Malayo sa inaakala niyang kidnapper at scammer. Uy, Erica! Nandito na naman yung poging yan! Aba, mukhang nasasarapan siya sa mga luto ko. Dahil araw-araw na lang siyang kumakain dito. Kulang na lang dito sa tumira. Sambit ni Aling Josefina sa dalaga. Narinig naman ni Asher ang sinabi ng ginang, kaya naman napangiti na lang siya. Ang totoo niyan ay si Erica talaga ang sadya niya dito. Gusto niya kasing makita ito araw-araw at makasama kahit saglit lang. Dahil araw-araw siyang nandito sa karinderya, naging close na silang dalawa ni Erica. Palagi rin niyang hinahatid sundo ito. Naku, ayaw mo nun, Aling Josefina? Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko siyang nandito araw-araw. Para naman mabilis maubos tong mga ulam natin. Alam mo ba, nasikat siya sa mga kababaihan dito. Kaya kahit tapos na silang kumain sa mga bahay nila, ay bigla silang napapabili ng ulam dito kapag nandito si Asher. Dahil swerte si Asher sa negosyo ko, ililibre ko siya ngayon. Pogi, order ka lang kung anong gusto mong ulam. Huwag mo nang bayaran. Yes! Maraming salamat, Aling Josefina. More customers and sales to come po. Magilaw na sabi ng binata bago niya nilapitan si Erica. Kumain ka na at na makabalik ka na sa asyenda niyo. Ikaw talaga, ang dami mo nang ginagawa tapos nakuha mo pang pumunta dito. Sermon ng dalaga kay Asher. Habang tumatagal ay mas lalong nahuhulog si Asher kay Erica. Hindi na niya kayang ilihim pa ang kanyang nararamdaman, kaya naman naglakas loob siyang sabihin ito sa dalaga. Pagkatapos niyang mag-confess, ay tinanong niya ito kung pwede bang manligaw. Nang pinayagan naman siyang manligaw ni Erica ay parang nanalo siya ng loto. Wala siyang pakialam kung mahirap lamang si Erica at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Basta ang mahalaga, wala silang tinatapakang ibang tao at niluloko. Gagawin niya ang lahat para mapasaya niya ang dalaga at hindi niya ito sasaktan. Asher, simula nang dumating ka sa buhay ko, palagi na akong nakangiti at tumatawa. Simula kasi nang mawala mga magulang ko, nakalimutan ko na kung paano maging masaya at ngumiti ng hindi pilit. Sobrang lungkot ng buhay ko. Pero nang dumating ka, biglang nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Thank you for coming into my life, Asher. You made me so happy. You made me strong. You bring out the best in me. Masuyong hinalikan ni Asher ang noo ng dalaga at maingat niyang pinunasan ang basang mukha nito. Simula ngayon, kung anong problema mo,
ay problema ko na rin. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. I really admire you for being a strong, independent woman. Mahal na mahal kita, Erica. Ang swerte ko talaga sa'yo, Asher. Ikaw ang magandang blessing na natanggap ko sa buhay ko. Tutal, nakilala na kita ng lubusan at ilang buwan ka na rin naniligaw sa akin. Kaya simula ngayon, boyfriend na kita. Sinasagot na kita, Asher. Sana lang talaga hindi mo ako iwan sa huli. Pero kung ayaw mo sa akin, sabihin mo lang dahil handa akong palayain ka. Hinding-hindi kita iiwan, mahal ko. Sigurado na ako sa'yo. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan at maging ina ng mga anak ko. Yes, thank you, Lord. May girlfriend na ako! Girlfriend ko na si Erica! Masayang sigaw ng binata. Akala niya talaga ay tatanda siyang binata dahil puro trabaho na lang ang inaatupag niya palagi. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit inspired palagi ang kanyang kuya simula nang nagkaroon ito ng love life. Tuwing Linggo naman ay nagde-date silang dalawa ni Erica pagkatapos nilang magsimba. Mabait, maalaga at sweet na girlfriend si Erica. Kaya araw-araw siyang good mood. Pero minsan, hindi niya maiwasang magselo sa mga lalaking lumalapit sa kanyang nobya. Seloso talaga siyang lalaki. Kaya mabuti na lang ay natitiis ni Erica ang kanyang toxic side. Love, okay lang ba sa'yo na lumuwas tayo ng Maynila? Gusto ko kasing ipakilala kita sa mga magulang ko. Pero kung hindi ka pa handa, siguro next time na lang. Handa na ako, love. Kailan ba tayo luluwas ng Maynila? Tanong ni Erica sa kanyang nobyo habang nagtutupi siya ng kanyang mga damit. Nandito kasi si Asher sa kanyang apartment. Ngayon na sana. Okay lang ba sa'yo? Don't worry, mabait ang pamilya ko. For sure, magugustuhan ka nila. Sige, okay lang sa akin. Mga ilang araw ba tayo doon para malaman ko kung ilang damit yung dadalhin ko? Isang linggo tayo doon, love. Namiss ko na rin kasi yung pamilya ko kaya gusto kong magtagal doon ng ilang araw. Pero kung busy ka, pwedeng bumalik din tayo agad dito. Masuyong hinalika ni Erica ang labi ng kanyang nobyo. Sobrang healthy talaga ng relationship nila. Give and take talaga. Kahit na sinoso minsan si Asher ay okay lang sa kanya. Normal lang naman sa isang relasyon na makaramdam ng selos. Isa sa nagustuhan niya sa kanyang relasyon kay Asher ay nire-respeto ng kanyang nobyo ang kanyang opinyon. Kumbaga, walking green flag talaga ang boyfriend niya. Hindi naman ako busy. Saka maiintindihan naman ni Aling Josefina kapag nagpaalam ako sa kanya na hindi muna ako magtatrabaho ng isang linggo sa karinderya niya. I love you, Asher. I love you too, Erica. Thank you for always making me happy. Every day. Hindi na ako makapaghintay na maging Mrs. kita. Ikaw talaga? Ang excited mo naman masyado. May bala kasi akong bumalik sa pag-aaral, kaya hindi pa ako ready magpakasal sa'yo. It's okay, love. Unahin mo muna yung mga pangarap mo bago ako. Handa akong maghintay. Nang makarating na sila ng Maynila ay hindi maiwasang mamangha ni Erica. First time niya kasing makatapak dito sa Maynila. Kaya mukha siyang ignorante. Subalit nang sabihin ni Asher na malapit na sila sa kanilang mansyon ay hindi na siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Ano kaya ang gagawin niya kapag inalipusta siya ng mga pamilya nito? Baka mamaya, bigyan siya ng 1 milyon ng ina ni Asher, kapalit ang paglayo nito sa anak niya. Ay, buhay nga naman. Kung ano-ano na lang talaga ang naiisip niyang senaryo na mangyayari mamaya. Nasobraan ata siya sa panonood ng mga drama. Nalaglag ang panga ni Erica nang makita niya kung gaano kalaki ang mansyon nila Asher. Sobrang ganda ng disenyo nito. Napaka-expensive. Pakiramdam niya tuloy ay parang nasa ibang bansa siya dahil sa unique na disenyo ng mansyon nila Asher. Napakurap din siya ng ilang beses nang makita niyang iba't ibang mamahaling sasakyan na nakahilera sa gilid niya. May Range Rover, Maserati, Nissan GT-R, Ferrari at Lamborghini. Napapaypay na lang siya bigla ng kanyang sarili dahil hindi niya kinaya ang nalaman niya ngayon. Akala niya ay may kaya lang sa buhay sina Asher. Pero hindi pala. Mukhang anak pala ito na isang conglomerate sa Pilipinas. Mas lalong nawala na talaga siya ng pag-asang matatanggap siya ng pamilya ng kanyang nobyo. Hala mami, si Kuya Asher may dalang magandang babae. Sigaw ni Ashton mula sa labas ng mansyon nila. Mabilis namang nagtago si Erica sa likod ni Asher dahil bigla siyang natakot. Ikaw talagang bata ka. Nakakagulat ka naman. Natakot tuloy si Erica. Asher Reyes,
Pare-pareho talaga kayo ng kuya mo. Hindi mo man lang kami sinabihan na mag-uuwi ka ng bisita ngayon. Sambit ni Astrid na piningot niya ang isang tenga ng kanyang anak. Aray! Mami, tama na! Walang signal dun sa asyenda kaya hindi kita matawagan. Mami naman eh, hindi na ako bata. Pero hanggang ngayon pinipingot mo pa rin ako. Nakakahiya naman sa girlfriend ko. Bigla namang natauhan si Astrid. Muntik na niyang nakalimutan na may bisita sila ngayon. Dali-dali niyang pinakawalan si Asher at ninapitan niya ang dalaga. Matamis niyang hinitian ang girlfriend ng kanyang anak bago niya ito binati. Unang tingin niya pa lang sa dalaga ay alam na niyang mabait ito at may mabuting kalooban. Ang gaan ng aura niya at base sa suot niya ngayon ay masasabi niyang conservative itong babae. Bagay na nagustuhan niya sa dalaga. Mommy, you're staring too much at my girlfriend. Baka akalain niya hinuhusgahan mo na siya sa isipan mo. Love, si Mommy nga pala. Yung bata kanina ay si Ashton, bunsong kapatid namin. Magandang umaga po, ma'am. Pasensya na po kung pumunta ako dito na walang pasabi. May dala nga po pala akong prutas. Pasensya na po kung yan lang po yung nakayanan kong dalhin. Nahihiyang sambit ni Erica sa ina ng kanyang nobyo. No, please don't say that. Sobrang saya ko nga't nakita ko na ang girlfriend ng anak ko. Thank you rin sa gift mo sa amin, ha? I really appreciate it. Can I hug you, Iha? Malambing na tanong ni Astrid sa dalaga. Tumango naman si Erica at niyakap niya rin ang ina ni Asher. Mukhang masyado niya atang ginudge ang pamilya ng kanyang nobyo. Mabait naman pala sila. Tara na sa loob, Iha. Kanina pa kasi silip ng silip ang asawa at mga anak ko sa bintana. Don't worry, mabait naman sila. Kaso may mga saltik lang sa utak. Muntik nang madapa si Erica nang makita niya ang mga katulong na sunod-sunod na nakahilera sa daan. Habang naglalakad sila sa gitna, ay sabay-sabay silang yumuko. Halos nasa lagpas 20 ang katulong nila Asher sa mansyon na ito. Ang dami. Sa bagay, sa lawak ng mansyon na ito ay kailangan talaga nila ng maraming katulong. Nang makarating sila sa living room, ay agad siyang sinalubong ng dalawang babae. Hi, I'm Arabella. Kapatid ako ni Kuya Asher. Nice to meet you. Iba talaga ang mga kuya ko. Umalis lang dito sa Manila. Pagbalik may kasama ng babae. Mommy, Daddy, say na ba to na para ipadala nyo rin ako sa probinsya? Malay natin, baka nandun ang lalaking para talaga sa akin. Ay naku, Arabella. Tsaka ka na lumandi kapag hindi ka nagastadora. Sambit naman ni Astro sa kanyang kapatid. Hi, ako nga pala si Michelle, asawa ni Astro. Nice meeting you. Hello po sa inyo. Ako nga pala si Erica. Girlfriend po ako ni Asher. Maraming salamat po sa warm welcome niyo sa akin. Hello anak. Welcome to the family. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Pero sigurado ka na ba talaga kay Asher? Hanggat hindi ka pa niya tinatali, pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo sa buhay. Natawa naman sa gilid si Astro dahil ganyan din kasi ang sinabi ng kanyang ama kay Michelle noon. Habang si Asher naman ay hindi maitsura ang kanyang mukha. Itong ama niya talaga. Minsan hindi niya maintindihan. Si Asher na lang po ang meron ako sa mundong to. Hindi ko po alam ang gagawin ko kapag nawala siya sa buhay ko. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, sir. He is my life now. My other half. Ang swerte mo naman, anak. Ang gagaling talaga pumili ng mga anak ko. Kaya kayo, ingatan niyo ang mga partner niyo at huwag niyong saktan. Don't break their trust and always make them happy. Maliwanag ba, Astro? Asher? Seryosong tanong ni Marco sa dalawa. Opo, Daddy. Sabay namang sagot ng dalawa. Siya nga pala, Iha. Tito or Daddy na lang ang itawag mo sa akin. Nakangiting sambit ni Marcus. Akala ng dalaga ay matapobre at masungit ang pamilya ni Asher. Subalit hindi pala, kaya mabilis niyang nakapalagayan ang loob ang mga ito. Maalaga at sweet ang mga magulang ni Asher sa kanya. Sinabi pa nga ng ina ng kanyang nobyo na kung gusto niyang tumira dito sa kanilang mansyon, ay welcome na welcome siya. Mas lalong natunaw ang puso ni Erica nang ipagluto sa ng mga magulang ni Asher ng mga paborito niyang pagkain. Bigla tuloy niyang namiss sa mga magulang niya. May problema ka ba, Iha? Huwag kang magdadalawang isip na lapitan kami, ha? Simula ngayon,
kami na ni Marcos ang guardian mo kung okay lang sa'yo. Wika ni Astrid habang nilalagyan niya ng pagkain ang plato ni Erica. Okay lang naman sa akin, Mommy. Sobrang thankful talaga ako't nakilala ko kayo. Thank you, love, for bringing me here. You're always welcome, my love. Gusto mo ba ng cake? Ginawa to ni Arabella at Aston para sa'yo. Yes, love. Gusto ko ng cake. Mukhang masarap pa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hayaan nyo, sa susunod, ipagluluto ko rin kayo ng paborito niyong ulam at gagawa rin ako ng dessert. Sa araw na yun, masaya silang nagsalo-salo at nagbonding. Ang sakit nga ng tiyan niya kakatawa dahil sobrang funny ng mga lalaki. Ramdam niya talaga na belong siya sa pamilya nito. Kahit nang malaman nilang hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ay hindi nagbago ang tingin at pakikitungo nila sa kanya. Isa sa nagustuhan niya sa Reyes family ay hindi sila toxic at good vibes lang sila palagi. Nakakahawa ang pagiging positive nila. Parang nasa kanila na ang lahat. Kaya hindi na siya magtataka kung nirerespeto sila ng karamihan at kinaiinggitan. Thank you so much, love. Sobrang na-enjoy ako ngayon. Parang ayaw ko na nga bumalik sa probinsya. Birong sabi ni Erica kay Asher. You're welcome, love. Pwede namang dito na lang tayo tumira para hindi ka na magbayad ng renta buwan-buwan. Ikaw naman, masyado mo namang sineryoso ang sinabi ko. Binibiro lang kita, no? I love you, Asher. Akin ka lang ha. Huwag ka nang lilingon pa sa iba. Hindi ka na makakahanap ng mas better pa sa akin kapag niloko mo ko. Mark my words, love. I love you so much, Erica. Don't worry. Loyal at faithful ako sa'yo. Paano ako lilingon sa iba kung patay na patay ako sa'yo? Tsaka hindi ako matatahimik kapag may niloko kong babae. Hindi kaya ng konsenso ko naman babae. Kahit pa nagkakalubuan na tayo, hindi ako magpapadala sa tukso. Ikaw at ikaw pa rin ang uuwian ko. Palagi mong tatandaan na ikaw lang ang laman nitong puso ko. Tsaka pangarap kong bumuo ng masayang pamilya at hindi toxic na household. Kaya asahan mong magiging mabuting partner ako sa'yo at ama sa magiging anak natin. Kasi kung magkasintahan pa lang tayo tapos sobrang babaero ko na, sa tingin mo maa-achieve kong pinapangarap kong pamilya? Hindi. Kaya always kong sinasabi sa sarili ko na mas okay na ako na yung lokohin kesa ako yung mangloko. Kasi nakakatakot makarma. Kaya nga sa lahat ng ginagawa ko, I choose to be honest and righteous. Hinila ni Asher ang kanyang nobya at pinaupo niya ito sa kanyang kandungan at niyakap ng mahigpit. Si Erica na talaga ang the one niya. Kahit papaghiwalayin sila ng tadhana, gagawa at gagawa siya ng paraan para mapasa kanya ulit ang dalaga. To have a wife material girlfriend is a blessing. Kasi sa panahon ngayon, iilan na lang ang babaeng full package. Sa sumunod na araw, pinasyal niya si Erica sa mall. Naglaro sila sa arcade at nag-shopping din silang dalawa. Tuwing may binibili siyang mamahaling gamit para sa dalaga, palagi siyang pinapagalitan nito at sinasabing wag na yan at mahal yan. Subalit dahil mapilit siya, walang nagawa ang kanyang nobya. Gusto lang naman niyang ispoil ngayon si Erica. Wala namang masama kung gumastos siya ng malaki para sa kanyang sinisinta. Tingnan mo, ang dami na nating dala. Kulang na lang bilhin mo lahat ng nakadisplay dito. Nakakahiya naman sa mga magulang mo at kapatid mo kapag nakita nilang ang dami nating bitbit. Tapos sa akin pa lahat ng to. Nababahala na sambit ng dalaga. I just want to spoil you, love. Why are you worried? Hindi ka naman nila huhusgahan eh. My family will not think ill of you because we spend too much. In fact, magiging masaya pa nga sila dahil in-spoil kita. Pagod ka na ba, love? Gusto mo na bang umuwi? Yes, love. Uwi na tayo. Ang sakit na rin kasi ng paa ko eh. Buhatin na lang kita, love. Akin na nga yung mga bitbit mong paper bag dahil sina Chris na magdadala niyan. Nang makarating sila sa mansyon ay minasahin niya agad ang mga paa ni Erica. Habang minamasahin niya ang kanyang nobya ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ang kanyang ina. Napaayos naman ang upo si Erica at nahihiyang napatingin kay Astrid. Just continue what you were doing. Don't mind me, mga anak. Okay lang ba sa'yo, iha, na habang minamasahe ka ng anak ko ay mag-usap tayong dalawa? Tanong ni Astrid sa dalaga. Okay lang naman po sa akin, Mommy.
Ang sarap sa pakiramdam na mami ang tawag mo sa akin, anak. I really like you for my son. Siya nga pala, nalaman ko kay Asher na gusto mong bumalik sa pag-aaral. Saan mo ba gustong mag-aral, iha? Gusto ko kasing suportahan ka financially. Maingat na sabi ni Astrid sa dalaga. Naku, maraming salamat po. Pero hindi ko po kayang tanggapin ang offer niyo. Alam ko pong mabait kayo. Pero ayoko pong abusuhin yung pagiging mabait niyo sa akin. Tsaka konting ipon ko na lang po, makakabalik na po ako sa pag-aaral. Para kay Erica, okay na sa kanya natanggap siya ng mga ito. Gustuhin man niyang tanggapin ang offer ni Astrid, subalit nahihiya talaga siya. Love, huwag ka nang mahiya. Please grab the opportunity. Para sa pangarap, kung pwedeng kapalan ng mukha, kapalan mo. Be unstoppable when it comes to reaching your dreams. Saka hindi ka tatantanan ni mommy hanggat hindi ka pumapayag sa offer niya. Alam mo na, makulit din siya, pareho ko. Masyadong makulit ang mag-ina kaya tinanggap na lang niya ang offer ni Astrid na pag-aralin siya nito. Pero doon siya mag-aaral sa kanilang probinsya. Ayaw niya kasing mag-aral dito sa Manila dahil masyadong mahal ang matrikula. At isa pa, ayaw niyang maging long-distance relationship silang dalawa ni Asher dahil nandoon sa kanilang probinsya ang trabaho niya. She is forever grateful that she met them. Hinding-hindi niya talaga sisirain ang tiwala nila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, bumalik na rin silang dalawa ni Asher sa San Roque. Pagbalik niya sa kanilang probinsya ay inasikaso niya agad ang mga kailangan niya sa paaralan. Pagkatapos niyang mag-exam, ay bumili na silang dalawa ni Asher ng mga gamit niya. Sobrang supportive talaga ng kanyang nobyo sa kanya, kaya magaan palagi ang pakiramdam niya. Love, malapit na ang pasukan niyo. Magiging busy ka na sa pag-aaral mo. Hindi na kita makikita araw-araw. Meron ka na bang sagot sa offer ko sa'yo? Ayaw mo ba talagang tumira dito sa hasyenda? Sige na, love. Nilapitan ni Erica ang kanyang nobyo at pinisil ang magkabilang pisngi nito. Matagal na siyang kinukulit ni Asher tungkol sa pagtira niya sa hasyenda. Siguro ito na ang tamang panahon para pumayag siya. Para na rin maasikaso niya ang binata kahit paminsan-minsan. Sige na nga. Pero love ha, payag ako magkatabi tayo sa pagtulog. Pero dapat wala munang mangyari ha. Tsaka muna ako buntisin kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nagpakasal na tayo. Sa ngayon, magtiis ka muna. Napangiti naman si Asher sa sinabi ng kanyang nobya. Don't worry, love. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo gusto. Tsaka hindi naman ako nagmamadali. Pero asahan mo na after ng graduation niyo, ikakasal ka na kaagad. Thank you for your patience, love. Baka naman kaya okay lang sa'yo na hindi tayo mag-make love kasi may kinakalantari kang ibang babae, ha? Nako, Asher, sinasabi ko sa'yo. Mapuputol talaga yan. Nakakatakot ka naman, love. Siyempre wala. Palagi mong tandaan na hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakasira ng relasyon natin. I'm always honest, faithful, and loyal to you. Pero kung may kasalanan man akong nagawa, sasabihin ko kaagad sa'yo. Pero so far, wala pa naman akong kasalanan sa'yo. Nang magsimula na ang kanilang pasukan, naging abala na si Erica sa kanyang pag-aaral. Pero kahit na busy siya, hindi pa rin niya nakakalimutan na mag-spend ng quality time sa kanyang nobyo. Tuwing bakante siya, ay umuwi siya ng hasyenda. Hatinsundo siya ni Asher, kaya hindi siya namumroblema kung may masasakyan siya pa uwi kapag late nang natapos ang kanyang klase. Hindi naging madali kay Erica na makipagsabayan sa kanyang mga kaklase. Dahil bukod sa mas matanda siya ng 3 taon sa kanila, ay hindi rin sila friendly sa kanya. Pero okay lang naman sa kanya kung hindi siya pinapansin ng mga kaklase niya. Guys, totoo ang chismis. Boyfriend niya nga ang may-ari ng malawak na hasyenda dito sa ating probinsya. What a gold digger. Sabi nga ng kakilala ko, dati siyang servidora sa isang karinderya. Tapos biglang nag-resign kasi nakabingwit pala ng mayaman na lalaki. User talaga. Siguro inakit niya si Mr. Reyes kaya siya nagustuhan ito. Kasi napaka-imposible na magustuhan siya ni Mr. Reyes eh. Mukha naman siyang muchacha. Maganda lang ang katawan. Pagpaparinig ni Cherry kay Erica. Nagtawa na naman ang mga kaklase niya sa sinabi ni Cherry. Sanay na siyang kinukutsa siya ng mga ito. Hindi naman siya naaapektuhan dahil hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Siguro, naiinggit lang sila sa kanya
dahil nakabingwit siya ng mayaman na lalaki. Halata naman. Huy, Cherry, grabe ka naman makapagsalita. Kung naiinggit ka kay Erica, mas mabuting pumikit ka na lang. Hindi yung parinig ka ng parinig. Sambit ni Ana sa dalaga. Tumahimik ka nga, Ana. Bida-bida ka talaga kahit kailan. Makaalis na nga lang dito. Naku, sana hindi mo nalang pinatulan si Cherry. Pero maraming salamat, Ana. Wala yun, ate. Kanina pa kasi ako naririndi sa boses niya. Natutulog ako. Simula nang ipinagtanggosa ni Ana sa grupo nila Cherry ay naging malapit na sila sa isa't isa hanggang sa naging kaibigan niya na ito. Sobrang nakaka-stress mag-aral pero laban. Hindi niya sasayangin ang opportunity na ito. Konting kembot na lang at makakagraduate na siya ng college. Sabado ngayon at walang pasok, kaya naman naisipan ng dalaga na mag-picnic date silang dalawa ni Asher mamaya. Tulog pa ang binata kaya naman gusto niyang surpresahin ito ng breakfast in bed. Pambawi rin niya sa mga araw na hindi niya ma-entertain ang binata tuwing naglalambing ito. Good morning, love! Bangon na at kakain na tayo. Nakangiting sambit ng dalaga sa kanyang nobyo. Good morning din, love. Ang sweet naman ng girlfriend ko. Maghihilamos lang ako at magmumumug, love. Diyan ka lang muna. Sambit ng binata. Habang hinihintay ni Erica si Asher ay kinuhanan niya muna ng litrato ang hinahanda niyang breakfast nila. Makalipas ang 3 minuto ay lumabas na ang binata sa CR. Isang masuyong halik ang ginawad niya sa kanyang nobyo nang lapitan siya nito. I love you, Erica. Ilang months na lang graduation niyo na. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Ngayon pa lang, I'm so proud of you. Pasensya na, love, ha, kung minsan sobrang needy ko. Excited na rin ako makita kang nakasuot ng itim na toga. I love you too, Asher. Maraming maraming salamat sa solid na support. Hinding-hindi ako magsasawang magpasalamat sa'yo at sa pamilya mo. Lalong-lalo na kay Mommy Astrid. You deserve all the blessings that are coming into your life, Erica. Dahil mabuti kang tao. At sobrang bait-bait mo. Kain na tayo, love. Gutom na ako eh. Nakangusong sambit ng binata. Pagkatapos nilang kumain ng breakfast ay pumunta na silang dalawa sa garden para mag-set up. Darating daw kasi ang kapatid at magulang ni Asher, kaya sinabi ni Erica na isama na lang nila ang mga ito sa picnic date nilang dalawa. Twice a month, bumibisita ang pamilya ni Asher dito sa hasyenda. Tuwang-tuwa nga sila nang malaman nilang dito na siya nakatira sa hasyenda. Wala naman silang naging violent reaction at pinayuhan lang nila si Asher na saka na siya buntisin kapag kinasal na silang dalawa. Wow! Anong meron? Ba't ang daming pagkain, kuya? Tanong agad ni Ashton nang makarating sila sa hasyenda. Trip lang namin magluto ng maraming pagkain. Kasi magpipiknik date sana kami ng ate Erica mo. Kaso nalaman niyang pupunta pala kayo dito sa hasyenda. Kaya dinamihan niya na yung niluto niyang ulam. Paliwanag ni Asher sa kanyang bunsong kapatid. I miss you, ate Erica! May pasalubong po pala ako sa inyo. Ito po, oh. Sambit ni Ashton at binigay niya kay Erica ang white paper bag na binili niya pa sa Paris. I miss you too, Ashton. Salamat nga pala sa pasalubong mo. Nag-abala ka pa. Maingay ngayon sa kanilang hasyenda dahil kumpleto silang lahat na buong pamilya. Tuwang-tuwa nga si Asher sa kanyang mga pamangkin dahil sobrang cute at ang kukulit nila. Hindi na siya makapaghintay na bumuo ng pamilya kasama ang kanyang sinisinta. Makalipas ang 3 buwan ay graduate na si Erica ng college. Proud na proud sina Asher sa kanya dahil nagtapos siyang magna cum laude. Hindi niya talaga binigo ang pamilya nila Asher. Sa ngayon, hindi muna siya maghahanap ng trabaho dahil magiging assistant muna siya pansamantala ng kanyang nobyo habang wala pa itong nahahanap. Medyo mapili kasi ito at gusto niyang lalaking assistant. Nandito na rin sila ngayon sa Manila dahil si Asher na ang bagong CEO ng Reyes Company. Love, simula na nakita kita sa karinderya noon, alam ko na ikaw na ang the one ko. Ilang taon na rin tayong magkasintahan at nakapagtapos ka na rin ng pag-aaral. Gusto ko na kasing i-level up yung ating relasyon. Erica, will you marry me? Tanong ni Asher sa kanyang nobya habang siya'y nakaluhod sa harapan nito. Oh my God! Yes! I will marry you, Asher! Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Erica habang sinusuot ng binata ang singsing sa kanyang daliri. Sa gitna ng garden, nag-propose si Asher sa kanya. Yes! Daddy! Mommy! Pumayag na ang aking Reyna! Love,
hinding-hindi ka talaga magsisisi sa akin. Gagawin kong lahat para mabigyan kita at ang mga anak natin ng magandang buhay. I love you so much, Erica. Thank you for coming into my life. Congratulations, mga anak. I am so happy for the both of you. Actually, last month pa niya hinihintay na mag-propose sa kanya si Asher. Akala niya nga ay wala nang balak itong pakasalan siya. Nahihiya naman siyang i-open up ang topic tungkol sa kasal. Ilang taon na rin kasi silang magkasintahan at ayaw na niyang paabutin ito ng 6 or 7 years. Ayaw niyang magsayang ng oras at panahon sa lalaking wala namang palang balak pakasalan siya. Pero mabuti na lang at tinaya na siyang magpakasal ng kanyang nobyo. Nang kinasal na silang dalawa ni Asher, bumukod na silang mag-asawa. Kapitbahay lang nila Astro, Michelle at mga magulang ng kanyang asawa. Kaya araw-araw silang nandito sa mansyon nila. Love, may gift ako sa'yo. Buksan mo, dali! Excited na sabi ni Erica sa kanyang asawa. Nalaglag ang panga ni Asher nang mabuksan niya ang puting kahon. Love, magiging daddy na ba ako? Is this real? O baka naman pinaprank mo lang ako. Hindi kita pinaprank, Asher. Congratulations sa ating dalawa. Magiging daddy ka na. Naiyak na lang si Asher dahil sa saya. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ngayon. Sa wakas, nabuntis niya rin ang kanyang asawa. Thank you so much, wife. I love you. I love you. May gusto ka bang kainin? Sabihin mo lang sa akin at ipaghahanda kita ng gusto mong kainin. Hindi naman ako nagugutom, love. Pero parang mas gwapo ka kapag nagpakulay ka ng buhok. Napakamot na lang ng batok si Asher. Ito na, magsisimula na ang kalbaryo niya sa buhay. Nasaksihan niya kasi noon si Astro kung paano siya pahirapan ni Michelle. Sana lang talaga ay hindi weird ang cravings ng kanyang asawa. Kapag nagpakulay ako, love, ano namang color ang gusto mo? Maingat na tanong ni Asher sa kanyang asawa. Pink, love. Maghanda ka na, tatawagan ko na yung kaibigan kong bakla. Magpapa-home service tayo. Pink talaga, love? Hindi pa pwedeng dark brown na lang? Matalim namang inirapan ni Erica ang kanyang asawa. Ay, hindi pwede. Pink talaga. Strikta nitong sabi kaya walang nagawa ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman si Erica na makita niya ang kinalabasan ng hair color ni Asher. Samantalang hindi naman maitsura ang mukha ng kanyang asawa. Simula nang malaman ni Asher na buntis siya ay todo bantay na ito sa bawat galaw niya. Kahit hindi pa malaki ang tiyan niya ay pinatigil na siya ng kanyang asawa sa paggawa ng gawaing bahay. May pagpunta nga sa CR para umihi ay nakasunod sa kanya si Asher. Naiinis na nga rin siya kung minsan. Masaya at maayos ang kanilang pagsasama. Subalit biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Erica nang nalaman niyang naaksidente si Asher sa probinsyang pinuntahan niya at nahulog sa bangin ng sasakyan nito. Iha, tahan na, magiging maayos din ang lahat. Malalagpasan din ito ni Asher, hindi niya tayo iiwan. Mas mabuting umuwi ka na muna, anak. Babalitaan ka na lang namin pagkatapos ng operation niya. Halika na, Erica. Ihahatid na kita sa inyo at sasamahan ka na muna ni Arabella sa mansyon niyo. Sambit ni Astro sa kanyang sister-in-law. Mami, tawagan niyo po ako agad kapag tapos na yung operation ni Asher. Minuminutong nagdarasal si Erica na sana gabayan ng Diyos at huwag nitong pabayaan ang kanyang asawa. Kritikal ang lagay ngayon ni Asher, kaya hindi siya mapakali. 5 months nang siya niya at triplets ang pinagbubuntis niya, kaya doble ingat siya ngayon. Iniiwasan niyang ma-stress, subalit hindi niya kaya, lalo na't nasa ospital ang kanyang asawa. Saka nang siya nakahinga ng maluwag nang tumawag sa kanya si Astrid. Sinabi ng kanyang mother-in-law na successful daw ang operation at inilipat na sa ICU ang kanyang asawa. Makalipas ang isang buwan ay nakalabas na ng ospital si Asher. Subalit hindi pa siya makalakad at hindi pa nagihilom ang ibang mga sugat niya. Welcome home, love! Masayang bati ni Erica sa kanyang asawa nang nakauwi na ito sa kanilang mansyon. Subalit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Asher. Ah, ano, pasensya na anak. Medyo wala sa mood yung asawa mo ngayon. Paliwanag ni Astrid sa kanyang manugang na babae. Okay lang po, Mommy. Naiintindihan ko naman na wala sa mood si Asher ngayon. Simula nang umuwi si Asher sa kanilang mansyon ay nagbago na ang pakikitungo nito sa kanya.
Araw-araw mainit ang ulo niya at palagi niyang sinasabi na maghiwalay na lang silang dalawa dahil nagiging pabigat lang siya dito. Hindi pa kasi makalakad ang kanyang asawa at lagi lang itong naka-wheelchair. Sinabi ko nang ayaw kong kumain eh. Pabayaan mo na lang ako dito. Unahin mo na lang yung sarili mo. Erica, maghiwalay na lang tayo. Total malabo nang makalakad na ako ulit. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Seryosong sambit nito sa kanya. Mabilis namang umiling si Erica. Kailanman, hindi ka magiging pabigat sa akin, love. Tsaka sabi ng doktor mo, makakalakad ka ulit. Basta ituloy-tuloy mo lang yung therapy mo. Please, don't lose hope, love. Look at me, Erica. Ilang beses na akong nag-undergo ng therapy. Pero hanggang ngayon, wala pa rin improvement. Hindi pa rin ako makalakad. Kaya nawawala na ako ng pag-asang makakalakad ulit. Ititigil ko ng pagte-therapy ko. Desididong sambit nito. Sa kabilang banda, narinig lahat ni Astrid ang pag-uusap ni Asher at Erica. Kaya naman nang umalis na ang kanyang manugang, kinausap niya ng masinsina ng kanyang anak. Hindi na siya natutuwa sa ginagawa ni Asher sa kanyang manugang. Mabuti na lang at mahal na mahal ni Erica ang kanyang anak. Kaya kahit na pagod na ito at nasasaktan, ay pinili niya pa ring manatili sa tabi ni Asher. Nasaksihan ni Astrid kung gaano kahaba ang pasensya ng kanyang manugang. Na kahit palagi na siyang sinisigawan ni Asher, ay iniintindi pa rin ito ni Erica. Kaya sobrang thankful niya kay Erica dahil kung ibang babae ang naging manugang niya, siguro wala pang isang araw, iniwan na nitong anak niya. Asher anak, please, huwag mo namang ipagtulakan si Erica. Tsaka huwag mo naman siyang sigaw-sigawan. Alalahanin mo, buntis ang asawa mo pero heto siya. Inaalagaan ka niya at pinagsisilbihan. Imbis na maging thankful ka at i-appreciate mo yung mga efforts niya, sinusungitan mo pa siya at binabaliwala lahat ng ginagawa niya. Kung tutuusin, ang swerte mo nga dahil mahal na mahal ka ng asawa mo. Through ups and downs, nandyan siya palagi sa tabi mo. 3 months na lang, manganganak na siya. So please, huwag mo naman siyang pahirapan masyado. Ayos-ayusin mo yung ugali mo, anak. Hindi ka namin pinalaking ganyan. Saka huwag mong hintayin na magsawa sa'yo si Erica. Napayuko na lang sa hiya si Asher. I'm sorry, Mom. Hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko. I'm such a jerk. Ni hindi ko man lang naisip ang kalagayan ng asawa ko dahil puro sarili ko lang yung iniisip ko. Sa kanya ka mag-sorry, anak. Huwag sa'kin. Payo ni Astrid kay Asher. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang ina ay hinanap niya agad si Erica. Nang ihatid siya ng kanyang ina sa kanilang silid, ay naabutan niyang tulog na ang asawa niya. Dahan-dahan niyang nilapitan si Erica at puno ng pagsisisi niyang hinaplos ang mukha nito. Ngayon niya lang napagtanto na sobrang toxic na pala niya. Ni hindi na niya nagampanan ng maayos ang kanyang responsibilidad bilang asawa. Ni hindi na nga niya nilalambing at hinahalikan ng kanyang asawa. Dahil araw-araw na lang mainit ang ulo niya. I'm sorry, love. I'm sorry. I'm such a heartless husband. Promise, kapag gumaling na ako, babawi talaga ako sa'yo. Bukas na bukas, papayag na ulit ako magpa-therapy. I love you so much, Erica. Gagawin ko ang lahat para makalakad ulit ako. I don't want to burden you. I love you too, Asher. Masaya akong malaman na magte-therapy ka na ulit. Namiss kita, mahal ko. Namiss ko ang pagiging sweet at clingy mo. Malambing na sabi ni Erica sa kanyang asawa. By the way, kanina pa pala ako gising. Huwag kang mag-alala. Nagtatampo lang ako ng konti sa'yo pero hindi naman ako galit. Naiintindihan ko naman kung bakit mainit palagi ang ulo mo. Maraming salamat, love. At hindi mo ako sinukuan. Para makabawi ka man lang sa pagpapahirap ko sa'yo. Sampalin mo ako ng paulit-ulit, love. Sige na. Tumigil ka nga. Hindi ko kayang saktan ka, no? Nagpursige talaga si Asher na makalakad na ulit. Kaya naman pagkatapos ng ilang session niya sa therapy, unti-unti na siyang nakakalakad. Naging maayos na rin ang pagsasama nilang dalawa ni Erica. At talagang bumawi siya sa mga pagkukulang nito.
Nang isilang ni Erica ang triplets nilang anak, walang pagsidla ng sayang na darama niya. Ang cute ng triplets at kamukhang kamukha niya ang dalawang lalaki, habang ang prinsesa naman nila ay si Erica ang kamukha. Bigla tuloy niyang naalala si Astro at Arabella. Love, ikaw munang bahala sa triplets ha. Matutulog lang muna ako saglit. Kapag nagugutom sila, gisingin mo lang ako. Rest well, love. I love you, asawa ko. Ang ganda-ganda mo kahit ang gulo ng buhok mo. Hay naku, matutulog na nga yung tao na kuha pang mangbolo. I love you too, Asher. Bantayan mong maigi yung triplets. Baka mamaya makatulugan mo na naman yung pagbabantay sa kanila. Yari ka talaga sa akin. Sila lang dalawa ni Erica ang nagbabantay at nag-aalaga sa triplets. Kaya naman salitan sila sa pagbabantay. Hindi muna siya bumalik sa trabaho dahil gusto niya munang mag-focus sa kanyang pamilya. Sa ngayon, si Arabella muna ang acting CEO ng kanilang kumpanya. Para sa kanya, mas lalong gumanda ang kanyang asawa kahit na tumaba ito ng konti. Palagi niyang pinaparamdam kay Erica na araw-araw siyang maganda para hindi siya ma-insecure sa ibang babae. Bilang asawa niya, gusto niyang may peace of mind ang kanyang partner. Ayaw niyang mas lalo itong ma-stress lalo na't nakakaranas ng postpartum depression si Erica. Ang ganda-ganda naman ng prinsesa namin. Mana kay mommy, sambit ni Asher habang nilalaro si Zari. Sulitin mo na ang pagbabantay mo sa kanila ngayong baby pa sila. Dahil kapag nakalakad na yan, ewan ko na lang. Good luck talaga sa'yo, bro. Ako nga nakambal ang anak, araw-araw akong sumisigaw. Paano na lang sa'yo na triplets? Alam mo kuya, kesa takutin mo ako, bihisan mo na nga lang si Conrad. Ang gwapo talaga ng mga anak ko. Mana kay daddy. Diba baby Evan? Wow, very good naman ang mga anak ko. Mabait sila today. Hindi umiyak at panayhanap sa akin. O kuya Astro, mukhang gustong gusto ka ni Conrad dahil smile siya ng smile habang binibihisan mo siya. Ganyan talaga kapag gwapo ang tito. Mukhang ako na ata ang paborito nilang tito. Diba baby Conrad? Tanong ni Astro sa kanyang pamangkin habang nilalaro niya ang isang daliri nito. Nandito ngayon sa kanilang mansyon ang pamilya ni Astro. Gusto raw kasing makita ng kambal ang kanilang mga pinsan. Kaya maaga pa lang nandito na sila. Mabuti na lang talaga at hindi niya sinukuan noon si Asher. Dahil kung sumuko siya, maka naging miserable na ang buhay niya ngayon. Hindi na sana siya masaya ngayon. Worth it talaga ang hirap at sakit na pinagdaanan nilang dalawa ng kanyang asawa. Habang lumalaki ang kanilang triplets na anak, mas nagiging makulit sila at sobrang ingay ng kanilang mansyon. Rinig na rinig daw ang kanilang sigawan sa mansyon nila Michelle, pati nga si Asher ay suko na sa kanilang tatlong anak. Paano ba naman kasi? Araw-araw na lang siyang pinagtitripan ng mga ito. Conrad anak, anong ginawa mo kay Bettina? Di ba sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong makipag-away at magpaiyak na ibang bata? Pero anong ginawa mo? Seryosong tanong ni Erica sa 5 years old niyang anak. Mommy, hindi ko naman siya inaway eh. Tinorek ko lang siya dahil mali ang pag-count niya ng numbers. Tapos bigla na lang siyang umiyak. Kaya pinagalitan ko siya. Sabi ko sa kanya, "Huy, Ginoo ko, Bettina. Napakaiyakin mo. Sa susunod, hindi na kita tuturuan. Ayoko na mapaglaro sa'yo." Yun po yung sinabi ko sa kanya. Nakangusong paliwanag ni Conrad sa kanyang ina. Sa susunod anak, kapag iko-correct mo siya, dapat mahinahon lang yung boses mo ha? Baka kasi natakot siya sa'yo. Kapag nakita mo siya bukas, mag-sorry ka to her. Okay, baby? Yes po, mommy. Teka, nasa na naman yung dalawang kapatid mo? Nalingat lang ako saglit, umalis na naman sila. Asher, ang mga anak mo, hindi na naman mahagilap. Sigaw ni Erica. Napailing na lang si Conrad sa kanyang kinatatayuan. Baka po pumunta naman sila sa tindahan ni Aling Bianca para umutang ng favorite nilang banana cue, mommy. Napahilamos na lamang ng mukha si Erica. San ba nagmana ang dalawang anak nila ni Asher? Ang bata-bata pa nila pero marunong na silang umutang. Kulang na lang ay utangin nila lahat ng paninda ni Aling Bianca. Napataas bigla ang kilay niya na makita niyang maraming bitbit na plastic balloon at jackstone si Zari. Habang si Evan at Asher naman ay may bitbit na banana cue. Kaya tuwang-tuwa si Aling Bianca sa mga anak niya dahil sila ang taga-ubos ng kanyang paninda. Hello mommy! Galing po kami sa tindahan ni Aling Bianca. Binilhan ka po namin ng banana cue. Kaya huwag ka nang magalit at smile ka na dyan.
Kapag kasi nakataas ang isa mong kilay, nagmumukha kang si Miss Minchin. So scary, mommy. Hindi ka na pretty, mommy, kung ganun. Kaya smile ka na dyan. Konti lang naman yung kinuha namin eh. Nakangusong sambit ni Zari sa kanyang ina. Define konti, Zari. Halos pakyawin mo na yung paninda ni Aling Bianca eh. Diba, sabi ko sa inyo na huwag kayong uutang. Ang bata-bata nyo pa, ang galing nyo ng mangutang. Sermon ni Erica sa kanyang mga anak. Mommy, wala kasing sikli si Aling Bianca sa pera naming 1,000. Kaya sabi niya, ilista na lang niya ang mga kinuha namin. Tapos kapag umabot na ng 1,000 yung binili namin, tsaka niya na lang kami sisingilin. Kaya favorite kong tindera si Aling Bianca eh. Hindi siya mahirap kausap. Nakangiting sambit ni Zari sa kanyang ina. Nako, naisahan na naman kayo ni Aling Bianca. Sa dami ng bumibili sa tindahan niya, imposibleng wala siyang panukli sa pera niyo. Strategy niya yun para umutang pa kayo ng umutang sa kanya. Sa susunod, huwag na kayong uutang ha. Last na to. Ikaw naman, Asher. Ba't mo pa binibigyan ng malaking pera ang mga bata? Ikaw talaga ang pasimuno eh. At ayan na nga, naging masingga na naman ang bunganga ng kanyang asawa. Para silang maamong tupa ngayon na nakikinig sa sermon ni Erica. Mahirap pa naman galitin ang kanyang asawa. Puro tangulang ang ginagawa ng triplets habang sinesermonan sila ng kanilang ina. Mabuti na lang at hindi matigas ang ulo ng mga ito. Nakikinig talaga sila kapag pinagsasabihan. Actually, binayaran niya naman agad ang mga kinuha ng mga anak niya sa tindahan ni Aling Bianca. Kung minsan naman, nagiiwan na lang siya ng pera doon para kapag may kukunin ng triplets ay bayad na agad. Mommy, tapos nga na pong mag-wrap? Inosenteng tanong ni Evan sa kanyang ina. Nalaglag naman ang panga ni Erica sa kanyang narinig. Ay naku! Oo, tapos na anak! Please lang, magpakabait na kayo kung ayaw niyong naririnig akong nagra-rap araw-araw. Salamat nga pala sa banana kayo mga anak. You're welcome, mommy. We love you po kahit bungangera ka. Ikaw ang pinaka-the best mommy sa balat ng lupa. Pero mommy, sabi ni Uncle Connor, chicks daw ni daddy si Miss Jessica. Kaya gustong-gusto ni daddy pumupunta sa tindahan ni Aling Bianca. Kasi gusto niya kausap palagi si Miss Jessica. Sumbong ni Evan sa kanyang ina. Anak, anong chicks yung pinagsasasabi mo dyan? Baka maniwala sa iyong mommy mo. Sa ganda ng mommy niyo, ipagpapalit ko pa ba? Naku, hindi na, love. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Evan. Ikaw naman, anak. Masyado mong sineryoso yung biro ni Uncle Connor mo. Kinakabahan na sambit ni Asher. Mas lalong namutla si Asher na makita niya kung gaano katalim ang tingin ni Erica sa kanya. Sa susunod, pagsasabihan na talaga niya si Connor kung ano-ano ang sinasabi niya kay Evan. Ayaw niyang mamulat ang kanyang mga anak sa ideyang niloloko niya ang kanyang asawa. Baka ito pa ang sanhi ng pagdistansya nila sa kanya. Iniingatan niya ang kanyang imahe, tapos sisirain lang ni Connor. Nakakagigil talaga. Nakakasira naman ng pamilya ang biro niya. He will not tolerate the people who spread lies because it can destroy someone's reputation and dignity. Tsaka ang mga bata, kung ano ang naririnig nila, tumatatak sa isipan nila. Mahal ko, kilala mo ako. You know me as a righteous, loyal and faithful man. Kailanman na hindi sumagi sa aking isipan ng mambabae. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa pansamantalang kaligayahan. If I cheat, our children will get disappointed with me. Sobrang masasaktan sila at hindi ko kayang masaktan sila dahil sa akin. I love you so much, Mrs. Ko. Promise, mamatay man ako ngayon, wala akong ibang babae. Kahit na tanungin mo pa si Aling Bianca. Wika ni Asher habang nakaturo pa ang kanyang isang kamay sa labas ng pintuan nila. Tiklop talaga si daddy kay mommy. Isang tawag lang sa kanya ni mommy, nandyan na agad siya. Parang ganito kuya oh. Asher, halika nga dito. Panggagaya ni Zari sa boses ng kanyang ina. Habang nakapamewang pa ito. Mahal na mahal kasi ako ng daddy niyo. Kaya isang sabi ko lang, sinusunod na niya agad ako. Ako kasi ang batas dito sa mansyon, baby. Charot. Anyway, kumalma ka na dyan, Asher, at nagbumukha ka ng unggoy sa paningin ko. Oo na, naniniwala na ako sa'yo kaya pwede ka nang mag-relax. Tingnan mo, oh, palihim kang tinatawanan ni Conrad. Si mommy, dinadamay pa ako. Ang tahimik ko kaya dito. Mabilis namang sabi ni Conrad bago siya lumapit sa kanyang ama at umupo sa kandungan nito.
Wala nang hihilingan pa si Asher dahil nasa kanila na ang lahat. Kontento na siya sa buhay nila ngayon. All thanks to the Lord for His graciousness and for giving him a second chance to live. Okay lang kahit wala siyang maraming kaibigan. Basta ang importante, maayos at masaya ang kanyang pamilya. In everything he do, family first before anything else. Makita niya lang na nakangiti ang kanyang asawa at mga anak, solve na siya. Dahil Linggo ngayon, magsisimba silang buong pamilya. At pagkatapos ng simba ay magpa-family date sila. Tuwing Linggo, nakasanayan na ng mga bata na gumising ng maaga. Mas maganda kasi na habang bata pa sila ay malapit na ang loob nila sa Panginoon. Sa totoo lang, natutuwa silang mag-asawa sa triplets dahil always silang active at nagpa-participate sa mga church activities. Kaya proud na proud sila sa mga ito. Mommy, Daddy, may sasabihin po ako sa inyo. Ayoko na pong i-invite si Ma'am Johnny sa birthday namin ng mga kuya ko. Kasi po, narinig ko siya kanina pinagtatawanan niya si Aling Bianca. Akala ko ba kapag nagsisimbang isang tao ay nagiging mabait na ito? Pero kabaliktaran na naman ang nangyari kay Ma'am Janice. Katatapos lang ng simba pero eto siya. Inukutya niya si Aling Bianca. Favorite friend ko pa naman si Aling Bianca. Kaya na-hurt po ko nang marinig kong sinisiraan niya ang best tindera natin sa village. Sumbong ni Zari sa kanyang mga magulang. Baby, kung ano man ang narinig mo galing kay Ma'am Janice, sana huwag mo siyang tularan. Be kind always, okay? Tsaka may ganyan talagang klaseng tao na kahit gano'n sila karelihiyosa, hindi pa rin nila maiwasang manira ng ibang tao. Yung iba nga, laging nagsisimba pero ang pangit pa rin ang ugali. Kaya kayo mga anak, kahit anong mangyari, piliin yung maging humble at mabait na kahit gano'n pa kapangit ang ugali ng isang tao, igalang nyo pa rin sila. Okay? Sana yung mga sinasabi ni Father sa homily, ina-apply nyo rin sa buhay at hindi nagbibingi-bingihan lang. Pangangaral ni Erica sa kanyang mga anak. Pagkatapos magsimba ay nag-mall na rin sila. Mahal, date rin tayong dalawa minsan. Total, miss na raw nila mommy at daddy ang mga bata. Kaya next week, iwan muna natin sila dun sa family house. Sure love, no problem. Total, ang tagal na rin nating huling nag-date dalawa. Don't worry love. May surprise ako sa iyo mamayang gabi. Siya kung magugustuhan mo. I love you, Asher. Salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa amin ng mga anak mo. Kaya naman deserve mong mabigyan ng reward. Bulong ni Erica sa kanyang asawa. Bigla namang na-excite si Asher. Hindi na siya makapaghintay na sumapit ang gabi. Sabi mo yan, love ha. Maghahanda talaga ako mamaya. I love you too, Mrs. ko. Lahat gagawin ko para lang mabigyan kayo ng maayos na buhay. Masuyong hinalika ni Asher ang kanyang asawa at binigyan niya rin ito ng isang pumpo ng rosas. Kahit na mag-asawa na sila ay binibigyan niya pa rin ng bulaklak si Erica. Ina-spoil niya pa rin ito araw-araw at binubusog ng pagmamahal ang kanyang asawa para hindi ito maghanapan ng iba. Sa araw na yon, masayang nag-spend ng family date si Asher at Erica kasama ang kanilang triplets na anak. Inilibot nila ang mga bata sa mall at bumili na rin sila ng mga damit nila. At ganoon na nga ang naging buhay ni Asher at Erica kasama ang triplets. Masaya, simple at puno ng pagmamahal. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Kaya naman shout out po kay Ma'am Jenny Rose Quinto from Bagoseti, Negros Occidental. Also to Ma'am Brigida Veray Bauzon all the way from San Francisco, Pampanga. Amalia Matel from Caloocan. Maria Lazaro from Burgos, Ilocos Sur. And also to Ma'am Laika Togas at San Vicente, Ilocos Sur at Des Togas po ng Hong Kong. Again, maraming salamat po. At syempre, tutukan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre, dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.